counter sa setup. So ang basa ko dito, magkakaroon ng agawan digi or paunahan doon o possible na iba na lang din nila. Yeah. Mm. Pero speaking of the digi, yung digi talaga eh, naging trend na rin ito ngayon, no, na talagang iniiwas mo yung team mo na magkaroon ng digi doon sa mismong sa yung opposing team. Kasi nga naman, ang dami mong naka-cancel eh, crowd control. Even yung bagong hero ngayon na si Arlott, medyo mahirap talaga pagka merong digi dahil nawawala nga yung mga stocks. Pero kung titingnan natin ngayon sa bans ng ating magkabilang panic, ito na, nawala na yung digi. Same with the Faramis. Habang sa kabilang panic naman sa Blacklist International, a funny respect, huge respect para kay Kyle Dizzy and yung Blue. And assassins ang mga ipo-focus dito ng Blacklist International na iban. And then, dyan na nga yung funny. I think eventually, yung titingnan nila dito yung mga tipong Hayabusa. Mm. But siguro ang pwedeng maging discarded dito ng Blacklist International instead ay humanap nila ng mga counters. So, that means na ma-open up yung choices ng Yuzhong, Lapu-Lapu, even yung Benedetta para gamitin ni Agent Zero. Parang ang daming pagpipilian ng explainers natin kasi ang tinatarget ngayon ay yung jungler, yung roamer. And ang tingin ko nga na possible pag-agawan pagdating dun sa jungle role is yung Kajay. Pwedeng gamitin ni Wise, pwedeng gamitin ni Kyle TZ. Dahil wala na nga yung Fanny dito, maaaring ma-force yung Bren Esports to use a utility jungle against Blacklist International. Kasi kung tatapatan nila ng assassin, kung tinatanggalan ng comfort si Kyle, talagang mahihirapan din silang pumili. Pero kung mapapansin natin, all three bans from the side of Bren Esports, targeted lang yung mid lane. Yung roamer, yung mid lane, Venus, and si Yue, ang walang mga heroes dito. It seems like pinoforce ng Bren na magkaroon sila ng Valentina. It seems like a good first pick para kay Few. Yep, Valentina. Nandyan. Although yung Joy ay open din. So isang hero na parang ayaw mo din ibigay sa iyong kalaban. That means na magsisettle dito si Few dun sa pwede siya maging last priority when it comes to the picks. Tingin ko, hindi pwedeng ibigay basta-basta yung Joy, especially sa Blacklist International kasi fit sa playstyle ni Edward to. No, so parang panggulo talaga dun sa mga gold laners at napakalakas na laner. Wala pa talagang actual counter dun. Uy! Ano yan? It's 1-1! Nakalimutan natin! Parang autobahn kasi sa utak ko ito eh. Oh, hindi na natin. Sa totoo lang, first time na hindi na ban yung 1-1. Wow. Kaya talagang ipaprioritize to ng Bren Esports. Hindi na natin alam. Parang buong S11, hindi na natin in-expect na lalabas to. Napaka... Nag-debut na. Nag-debut pick na. Ito, 1-1 na ito. Kasi, 18 roses. Hindi, magandang sinabi ni Wolf eh. Kasi parang nakastock na kaagad sa utak mo. Nakapagka may drafting sa first phase, aalisin kaagad yung buwanan. Pero ngayong nakalusot, ito para sa Bren Esports. Ano-ano ba, Wolf, yung mga magiging sagot if ever para sa isang 1-1? I think yung Joy, number one. When it comes to answers to the 1-1, mahirap to. Kasi kailangan mo ng actual na lockdown. Tapos isang malakas na laner against it. So siguro, along the way, ang pipiliin ng Blacklist International para kay Super Red, yung tipong mga Irithel para i-counter yon. Maybe even yung Leslie para lang meron kang range advantage pero malayong lang yung mga pick pa yun. So apart from that, kailangan mo din ng isang magandang pag-initiate na XP laner. Nandiyan yung Joy, for example, di ba? Nandiyan na pwede panggulo dun sa 1-1. Yeah. Problema kasi, pwede ka kasing stakan ng isang 1-1. Pag nag-overextend exactly ka, no? Exactly. So yun yung medyo problema. Apart from that, kailangan mo ng hard lockdown. So siguro eventually, wala yung mga Lolita siguro, but Lolita is decent. Ooh. Versus 1-1. Wow. Ang ganda ng ginawa dito ng Bren kasi ninakaw nila yung pang-counter dapat doon sa 1-1. Fred rin, isa sa mga heroes din na nagkaroon na, no, na ng isang sablay pagdating sa picks and bans, pero ngayon nagbabalik para dito sa game number 1. Kyle TZ, medyo flex pa rin naman to eh. Hindi ko pa nakita si Flap TZ na gumamit ng Fredrin na XP. Pero pwede talaga Actually, gumamit na. Nagamit na pala dito ni Flap TZ last time versus Omega. Yep. Pero flex pa rin talaga eh. Depende. Depende dito sa magiging second phase ng bans kung ano yung mga lalabas para sa Blacklist. And, tama nga yung sinabi ni Wolf, no? Yung Lolita, sagot to sa 1-1 kasi dahil doon sa Bulwark eh. Yung shield na pangharang nga, pwedeng mag-stack, pwede niyang saluhin din yung crossbow of tank nang hindi siya makakapag-take ng damage. Yeah. Melissa ang sinagot. Sa totoo lang, kung walang 1-1, Melissa nga naman talaga ang magandang gold laner because of the range na kaya niyang ibigay. Pero dito tayo magkakatalo sa second phase ng banning. Parang ang wala dito yung, sabihin na natin na jungler nga, yung Fredrin, kailangan ditong targetin ng Bren Esports, either heroes ni Wise
o kaya heroes ni Venus. Yep. And para naman sa Blacklist, siguro yung mga few heroes. Pangkontra sa Melissa, nandyan ang Eve, pati yung Kadita. Mm-hmm. I think yung Kadita, ikaw consider dito heavily ng Blacklist International as a band kasi isang comfortable pick din to para sa Brand Esports, para kay Few. And isa siyang, hindi naman siya hard counter, pero magandang sagot siya doon sa may Melissa. Yeah. Tulad nga nang sabi natin, Eve and Kadita, yan ang mga consider. So, now, you're talking about like wise heroes dito para sa Brand Esports. I wonder kung ano po ba yung may iwan dito, dahil wala na rin yung Kaja. Mm-hmm. If they are interested doon sa mga tipong mga Barats, unfortunately, yung Barats, any tank jungler ngayon na naisip ko parang yun sila malulugi. Medyo mahirap. Yeah. Guinevere ulit. Mm. Guinevere could be. Wala rin pang ano sa immunity eh. Di ba? Parang, pero challenging lang kasi sa totoo lang, ang hirap basahin ng draft niya yung kung sino magiging lamang because of the 1-1 itself. Mm-hmm. Yung 1-1 lang talaga yung X-factor na masasabi natin kasi never natin siya nakita sa Season 11 mm-hmm. and alam natin kung ano nga yung kaya nilang dalhin. Yeah, ang hirap kasi talaga pag meron kang 1-1, medyo magdadalawang isip pag kumuha ng mga tanky heroes eh kasi mm-hmm. mas madali para sa isang 1-1 na makapag-stuck. Mm-hmm. And yun yung medyo mahirap na part bilang isang sabihin natin na jungle kasi ikaw yung laging pumapronta eh, lalo na sa first three composition ngayon na meron dito ang Blacklist International. So, mabibitin talaga sila doon sa hero na magsusoak up ng damage. So, baka mamaya, pumunta sila sa punto na kumuha rin sila ng assassin, ng tank dito. Actually, Akai is pwede nating sabihin or consider kasi meron pang ano eh, meron pang Fred rin dito. So, ang dami nating pwedeng tingnan. Pero tama si Wolf doon sa kanyang prediction dito. Wala na itong Kadita dito sa laban na to. Mm. So, pwede ka nang mag-safe ban dito. Siguro Martis o kaya Barats para sa Brand Esports. Dalawang heroes na okay naman tumapat doon sa may Fredrit. Niisip ko tuloy eh. Parang ito na ba yung panahon na kukuha ng Alice Jungle ulit ang Blacklist International para may sustain? Mm. At kung sakaling mastakan siya ni 1-1 at gamitan siya ng ultimate, meron naman siyang access doon sa Winter Truncheon. So pwede siya maging choice dito for Blacklist. Isa pang hero na iniisip ko rin dito is what about Hanzo, di ba? Naalala ko dati si Wise, ginamit na niyan pero Season 5 or Season 4. Siguro last pick ng Blacklist. So maybe ang kanila magiging fourth pick in this case is the Oh My Venus Hero, which is going to be Matilda. Mukhang ramdam mo na kung ano yung pipiliin. Oh. Mukhang may dinosaur last pick. The flying dinosaur last pick talaga eh. Parang, so may tendency pa nga sa totoo lang yung Bren na kumuha ng Barats tapos Fredrin XP. Kung gusto talaga nilang ipitin si Wise pagdating dun sa heroes ha. Mm. Pero if hahayaan nila na makuha yung Barats ng Blacklist International, aabot tayo sa point wherein yung Blacklist sobrang komportable nila sa lineup nila. Hayaan. Ako, nakikita ko dito para sa lineup ng Bren Esports, parang pwede itong pumunta doon sa Hayabusa eh. Oh, assassin. Yeah, assassin. Lubog. Oo, kasi ang ganda ng ano eh. Kumbaga, kung backline access lang naman ang poproblemahin mo, isa yung Hayabusa sa mga pwedeng heroes talaga na isagot. Yeah. Lunox, also good way of choice as the... Lunox or Lilian na lang nakikita dito para sa Bren. Julian! Nakalimutan natin, may magandang knock-up din. And there's the Arnott. Tingin ko talaga, Hanzo na to, Blacklist. Wow, Julian and Arnott. Para sa side ng Bren Esports. Walang tumama doon sa mga pinag-uusapan natin. literal na panggulat tong nilabas ng Bren Esports. Last two picks nila, parang unexpected. Well, Blacklist International, they have one chance to answer this. Ano nga ba yung bibigyan lang hero kay Wise? Yeah, I think safe pick is the Barats kasi magandang combo naman with Matilda. Siguro ang problema dito, pwede libreng stocks ulit sa 1-1 pero kaya naman yung tankin. At yun ang sinabi ni Alice na in-expect natin mula sa Blacklist. The idea is magsusupport ka talaga. Ikaw yung tatakin na ng damage at kapag may Winter Truncheon ka na, pwede mo nang harapan si Alice. Ay, si 1-1 I mean. Yeah, napakaganda nito para sa ating magkabilang panig. Magkaiba yung composition ng lineup nila. Pero kung titingnan mo, kung lockdown lang ang pag-uusapan, may kabitinan. Pero andyan naman kasi itong Valentina na pwede niyang kunin yung Numinum Blast na manggagaling dito sa isang Lolita. So technically, kung pagbabasihan natin about doon sa lineup, halos pantay din lang naman eh. Pero tingnan natin ngayon kung ano nga ba ang ihinanda ng dalawang kupon na to. Grabe ang sigawan naririnig natin ngayon ang mga supporters ng kada team. And dahil nga doon sa Valentina, maaari nating sabihin na mayroong dagdag itong Blacklist International na possible na may pang-counter go sila sa mga setup na pwede nilang ibigay. Pero ang nakaagulat dito, yung team comp talaga
ng Blacklist International, apat ang magic damage. Nag-iisa lang si Super Red with a Melissa na mag-aano ng physical damage. So, parang, ano ba dito, Wolf? Parang, ano yung game plan ng Brent pag ganito na apat yung magic damage eh? Paano mo i-build yung defensive items mo? Siguro, wag natin siya tignan as a damage source, pero source ng pag-sustain para sa Blacklist International. Siya yung tatangkin ng damage in a way. Siya yung magre-receive ng frontline damage mula doon kay Julian, doon kay Wanwan, at siya yung poprotekta doon sa Melissa. Eventually, si Melissa pa rin talaga yung aasahan nila when it comes to damage output. But when it comes to sustain, nandyan, haharap talaga dito yung Alice. At isa sa mga crucial na timings dito, pangatlong beses ko nang sasabihin, is the Winter Truncheon. Kailan siya mapukuha ni Wise at ano yung gagawin nila gamit yung item na yun? And of course, though, at some point in the game, may poll na lalabas dyan. And you have only until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS11. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. At ngayon, bakbakan na at simulan ang unang laban sa ating match number one. Parang ang target ata at pinupuntahan palagi dito ng Bren Esports is itong gold lane. Oo, ang ganda kasi talaga sa laning phase ng isang Melissa. And laki ng advantage niya against a 1-1. Kung laning phase lang, kung 1v1 lang na match up yung pag-uusapan natin. Kaya kailangan talaga ng bisita at pag-aalaga mula doon sa roamer or sa mid laner ng team na kailangan ng pag-aalaga. Kasi yung 1-1, mamaya pa natin makikita ang lumipad yan eh. Antayin rin natin yung tamang timer sa kanya kung kailan siya sasabay doon sa mga team fights. Bilis mag-jungle ni isang Alice ngayon na level 4 tapos may parang 30% na nakuha niya dito. At I believe ang kanyang pinili din dito na talent tree is yung jungle emblem. Tapos meron kasi doon pipili ka attack speed o kaya naman cooldown ng battle spell. So pag makikita natin mamaya kung 29 seconds yung kanyang retry na cooldown. Okay. Ibig sabihin naka-max yun. Ayan na. Pinili, no? Pero may mga pag-amba na ginagawa ang Bren Esports dito. Napakaganda ng desisyon ng Bren Esports na i-zone out lang yung members ng Blacklist International. A free turtle para sa Bren Esports. Hindi man lang nakalapit yung Blacklist. Yeah, ang ganda ng ginawa dito ng Bren Esports, no? Hinayaan nila and alam nila na magpo-purple pa din kasi itong si Wise, no? And natulungan nila na okay, ilan ba yung mga players dito sa gitna. And ngayon, parang ang target ng Bren Esports ay itong bandang ibaba. Super Marco and Super Red, dalawang super. At ngayon ay maghaharap sila at papatunayan kung sino ba ang super rest sa kanila. Super rest. Ito na talaga yung Battle of the Supers eh. Magkakaalaman later on pag meron na nga silang mga items na needed talaga nila kasi hindi pa natin gaanong makikitang sumasama. Pero Super Marco goes in the mid lane para nga mag-double clear, double wave ang kukunin niya. So magkakaroon siya ng slight advantage definitely against Super Red when it comes to the XP and gold. Pero si Omay Venus napilito mag-flicker, burned na yung flicker ng isang Mathilda. So, let's see kung ano ba yung magiging impact nito later on doon sa skirmish na possible na mangyari. Okay, so ito yung mga pwede natin expect sa matchup na to. Bren Esports, makakaramdam sila ng kanilang strength doon sa post-laning stage at pwede silang pumalag all the time. Blacklist International, maghihintay talaga sila ng kanilang mga item timings. Maghihintay ng kanilang power spike. And until then, hindi sila papalag. Kailangan lang ang expect natin dito sa Blacklist International, taga-punish lang sila. So, pwede nating makita na ang Blacklist International, baka magbigay lang sila ng mga first few turtles sa laban na to. Ayan, pero may pag-ambang ginagawa dito ang Blacklist. Sinecure lang muna ni Wise yung kanyang purple buff. And ang ganda ng ginagawang reaction dito ng Bren Esports, no? Tinitingnan nila at binabantayan nila kung saan ba palagi naroon itong si Wise. Para nga naman walang mga sneaky attacks or walang surprise attack na manggagaling dito sa gold lane. Kasi nabanggit nga kanina ni Santi na itong 1-1 na to, kailangan pa ng mga 2 to 3 core items para mag-online, di ba? Parang nagkakaroon nga ng mirroring, no? Yung galaw na ginagawa ng Bren Esports. Kaya na-force yung flicker dito ni Omay Venus. Tapos siya rin yung binibigyan ng pressure para hindi siya makapag-give ng vision. Kasi ang isang Mathilda, early game, alam natin, meron siyang escape, pero hindi ganun kakunat yan. Pero papasok ata si Wise dito. Oops! Ay, sama, makakuha ng pagong! Magtatry na humabol dito yung Bren Esports, pero mukhang tatanggapin na nila na nakuha na nga talaga. Ang ganda ng pasok ng Blacklist dun. Ganda ng combo din. Pinigilan nila doon si Kyle TZ, kinontrol ng konti, tapos panggulat, ginamit na panggulat yung blood flow coming out from Wise. Naggulat with the retribution. And this is very good. Sinasabi natin na i-give up ng Blacklist International yung mga first few turtles, pero apparently hindi. Kinuha nila yung pangalawa. At dahil dyan, sobrang
bibilis yung farm dito ng Blacklist International. Ito yung magandang ginagawa ngayon ng Blacklist. No? Nung unang turtle, sinacrifice nila yun. Pero ngayon, Flap, TZ, and Edward at First Blood ay nakuha na ng kanilang panig. Napasobra ata si Flap doon, kaya naman kailangan lang magsiatakasan. Pero si Super Red naman ang magiging kapalit. Bren Esports securing a trade. Malaking problema to para sa Blacklist kasi nakabasag ng Tore. Gold lane pa. So si Super Marco, medyo magkakaroon siya ng space. Yeah, actually ang option na lang niya dito, eh makipagpalitan. Pero ngayon si White, saka kapagpalitan ng buo dito. Si Kyle TZ naman ang pepwesto. May taunt pa ba na pwedeng bitawan? Pero si Ogwen, naghanap ng setup. Dalawang matamaan at mukhang papasukin na nga talaga lang dito pa. Yung appraiser shot. At saktong-sakto lang sasayaw dito ng mahagya. Pero si Edward, mabubuhay pa nga ba? But that is a kill for Super Marco. Walang naging casualty from the side of Bren Esports. Bren Esports breaking yung tempo ng Blacklist International. May magandang outplay na ginawa doon si Edward. So may top lane. Pero nung nakita ng Bren Esports na may kaguluhan doon at alam nila na magpo-farm pa si Wise, pinuruan talaga nila yung bottom lane, activating yung kanilang 1-1. Tapos nakakuha pa sila ng maraming kills sa may gitna because of Ogwen's stun na hindi na rin napigilan ng Blacklist. Lang maganda dito para sa Bren Esports, nandun si Super Marco sa tatlong kills. So that means, or at least sa dalawang kills, that means na makapag-push din sa may gitna. Tapos 1-0-1 na siya. At this point, lamang siya ng 1,000 ginto dun sa katapat niya. Ito yung mga pag-amba na ginagawa ng both parties. Flap TZ, ngayon inagaw ata ha, yung final slash and turtle ay na-secure dito ng Bren Esports. Bawi lang din yung ginawa ni Kyle TZ dahil nanakawa na sila kanina. Edward, hindi maliliparan. Sakto. Yung kanyang dash para makatakas nga sa sitwasyon. Kasi kung hindi, maaaring makalipad sana si Super Marco doon. Mm-hmm. So now, nag-switch na ng lanes yung gold laner and XP laner ng Bren Esports. Ang plano nilang bigyan ng pressure, top side. Yeah, actually maganda yung ginawa nila dito para nga naman na magkaroon pa ng mas malawak or mas mahabang space dito itong si Super Red. Kasi malalim na yung tatawirin mo, pero ngayon, si Omay Venus na markahan, maaari atang lumipad. Pero si Super Marco, ginamit na nga ang crossbow of tank, pero mukhang makakaligtas pa dito si Omay Venus. Ngayon naman ay may masastan sa gitna at si Edward ang mapapatumba. Pero may iwan din naman si Ogwen. Masisave pa siya ng kanyang mga teammates. Mukhang walang bawi. Flap TZ! Naku po, nahuli niya lahat pero napasobra siya ng bahagya. Wise dito, gaganti ata. Pero hindi ata magiging enough. Wise dito ang papalag. Pero enough yung sustain ng isang Arlott para sayawan ito. At mukhang si Wise pa ang maiipit. Knowing blood pa atras, pero naharangan! Naharangan ng Bulwark! Grabe, pero hindi pa sila tapos. Si Super Red ang magiging next casualty. Ngayon, lilipad with the Circling Eagle. Double kill para kay Super Marco. Hindi pa tapos. Edward ay nandun sa may tore. Pwede nilang pasukin to. Pero si Edward, aamba na nga kaagad. Man, yung Bulwark talaga doon ni Ogwin. Takas na sana eh. Pang-cancel nung animation ng projectile na yon. Because of that, kaya kasing mag-delete ng projectile nung sa Bulwark. Kyle TZ, ang ganda rin ng pagkakataunt niya doon. Additionally, yung Blacklist International, sinabi natin sa dalawang teams na to na pwedeng-pwede nila na i-punish mga overextending na XP laners. At ang nangyari, parang yun yung gustong gawin ng Blacklist. Tumalon si Flap TZ, ang ganda ng initiation niya under the turret. Pero sobrang low na niya. Unfortunately, kulang pa yung damage output. And if we are going to look at the items, in fact, naka-radiant armor kasi si Flap TZ nung time na yun. So talagang hindi niya, tinanggap lang niya yung damage ni Wise. Talagang ganun ang ginawa dito ng Bren Esports. Pero kapansin-pansin din, top rank 1 sa kills itong si Kyle TZ. And ito yung magandang ginagawa nila, you know? Kumukill sila, kumukuha sila ng kill, then after yung kill, kuha sila ng objective. Ganun yung nangyari sa bottom, same with the mid. At ngayon, after kumill, kukuha sila ng turtle ngayon. At si Edward versus Few, ang kati naman nun. Aabutan niya, pero ang ganda ng desisyon ng Blacklist International na i-push yung top lane. Nakuha nila 2 turrets na, so kahit pa paano, may even out ng bahagya ng Blacklist International yung flow ng minions. Kasi malaking magiging problema, 5.7k gold lead. Hindi to biro para sa 9-minute mark. At ang hindi rin biro dito, yung pag-counter nila dun sa damage sources ng Blacklist. Tatlong radiant armor agad. Tapos meron sila mga casual na leg plates, as you can see, para yung mga tatangkay ng damage output dito ni Super Red, hindi rin ganun ka sakit on their part. At alam natin na mamaya pa din maglilipad talaga itong si Super Red. For now, ang main damage output ng Blacklist is Edward, yung Joy, at syempre yung Valentina, at pati na rin itong si Alice. Ang daming magic damage sources that biglang nasulit yung tatlong radiant armors dito ng Bren Esports. And ngayon, Few, aamba, Edward,
Papasok din, pero iahatid din siya pabalik ni Oh My Venus. Ngayon, medyo nahihirapan ng Blacklist International sa ginagawang pressure ng Bren Esports. Basag lahat ng second inhibitor turret dito habang nandun yung models. Medyo kahit papano kumakatid rin habang si Edward naman ang huli nila. Nakasobra ata sila dito pero mukhang mamamarkahan. Nandun na nga pagpawa. Siwas! Pero mapapatubay wala yung bako din si Flap Daisy. Hindi na nga magtatangang pumasok pa yung Bren. Masyado ata silang napa-overstay. Blacklist International, with that kill, magkakaroon sila ng extra space para makahinga ng bahagya. Oh, they might not have seen this, pero si Yue, ninakaw niya yung ultimate ni Arlott, yung final slash, gumamit ng flicker para yung angulo niya papunta doon sa base ng Blacklist International. Beautiful Arlott gameplay, hindi ganun kadaling i-pull off yun. Hirap ito eh, no? Yeah, kasi parang palaging pakanan mo yun eh. So dapat medyo yung angulo mo na paggamit ng ultimate mo, eh, susukatin mo. And to think na stolen ultimate pa yon. Yeah, and doon mo makikita no, yung mga high-level plays and gaano sila kakomportable doon sa mga ultimates na kinukuha nila, specifically itong si Yue. Pero kung titingnan natin, in terms of the total damage, Edward dito ang nangunguna dahil nga naman doon sa patuloy na aggression na ginagawa niya, pero nabibithinan lang talaga sila sa magsasukap ng damage. Pero kay si Oh My Beam, mapapaflicker! Edward naman dito na save ng Guiding Wind. Walang tinamaan yung set na inaasam sana ng Bren Esports. So mapipilitan muna sila mag-antay. Yung Lord na lang dito, yung antay nila bago pumasok nga doon sa mga pintuang sarado ng Blacklist International. It seems like yung Bren Esports, hindi sila masyadong nag-aasim eh. Nag-aabang talaga sila ng perfect opportunity. And ang ginagawa naman ng Blacklist dito, nag-aantay din sila. Pag may sumobra, may nagkamali, tsaka sila mampapunish. Yep. Hindi kasi pwedeng maipit yung any member ng Bren Esports papasok doon sa bubble or sa box ng Blacklist International kasi dami nilang pang hold. Alam natin na nandyan yung slowdown, wala doon kay Wise, may stun din yan. At syempre, yung kay Uwe, yung mga pwede niyang mga nakawin. Just in time para sa ating ikalawang Lord ng laban na pili na yung Winter Truncheon. Actually, pwede na ka pumwesto ang Bren Esports dito. 7K ang gold lead ng mga Hive. And nakikita natin kung papaano din nahihirapan dito ang Blacklist dahil na sa magandang flow ng minions na ginagawa ng Bren Esports. Uncontested Lord para sa kanilang panig ngayon. Pero kung titingnan natin, 9-2 yung score at medyo malaki na talaga yung kalamangan. Paano didepensa ngayon ang Blacklist? They do have a lot of ways to defend. Kailangan lang nila mag-ingat. Huwag lang siguro mag-overextend like they did laban dun kay Flap TZ dun sa may top lane. Meron silang mga defensive items na ngayon, like yung sinasabi natin Winter Truncheon. Nandiyan, yung wave clear ni Super Red ay pwede rin niyang gamitin to their advantage. May range din naman kasi yung Blacklist International. At may AOE ka from Edward na siya lang siguro yung may karapatang maging malalim dito para sa side ng Blacklist International. So, in all due fairness, para sa Blacklist International, marami naman din talaga silang pang-depensa dito. Yeah, and kapansin-pansin din, 11K gold para kay Super Marco with 3-0 and 2. At ngayon, aamba na itong Luminous na Lord sa bottom lane ng target dito ng Bren Esports. Medyo malalim na nga si Kyle TC doon, pero mababasag yung tore doon sa may bandang itaas. Tore lang ang plano dito ng Bren at nagtagumpay ang kanilang adhikain dito. Babalik muna ang Bren Esports, pero andito pa yung mga minions nila eh. Sasabayan natin lang yung middle lane minion waves. Edward nakakaramdam ng bahagya. Pero andun na si Flap TZ with a final slash! Nahuli yung tatlong miyembro pero napasobra ata ng bahagya. Basag yung Tori sa gitna tapos yung baba. Next target na nila pero mukhang magiging successful ang Blacklist International sa kanilang depensa. Pero hahabulin pa rin si Super Marco. Edward! All eyes on the prize! Marco is down! I repeat, Marco is down! Blacklist na ngayon ang mamamayagpag. Double kill na kuha dito ng Blacklist International. Naging trade ng Blacklist dito. Bigay na yung Tori. Kuha kami ng tatlo. Kakaiba yung ginawa dito ng Blacklist International na pagbawi. Minaximize nila yung posisyon nila doon sa turret. Talagang in-expect nila na mag-a-asim at papasok itong si Flap TZ. And yun yung commitment na ginawa dito ng Blacklist International. Ang ganda ng pagbawi, ang ganda ng paghabol, and Blacklist ngayon kahit papano nakabawi na sila in terms of the positions. At nakita natin sa ating keys to victory na kailangan magpa-unish ng mga overextension ng XP laners, and that's exactly what happened. Meron pa isa doon eh. Feeling ko nagkaroon ng signal ng Bren Esports na okay mag-group up yung Blacklist kasi nagbato ng first kill si Wise tapos nag-activate din siya na kanyang ultimate kahit walang minions masyado doon. So siguro akala nila, ay siguro tatalon to doon sa gitna. Pwede kang tumalon, Flap TZ. Nevertheless,
uncalled for pa rin yung pagtalon din ni FlapTZ. Tapos na-punish siya nung na-knockout din na final slash ni Yue. So, na-doble yung disposition ni kay FlapTZ kasi lumalim na siya, pinalalim pa siya lalo nung final slash. And then, nung wala nang pang-initiate yung Bren Esports, sinarin nilang basagin yung bottom lane. Doon na nakahanap ng opening itong sila Edward. At sobrang crucial nung pagtalon ni Edward doon kay Super Marco, bursting him down. Tapos yun nga, hindi na nakalipad si Super Marco. Isa sa mga kapansin-pansin din yung Derev skills. Pero ngayon si OMIV ang magiging target nila. Flicker ay nagamit na rin. So may idea na dito ang Bren Esports na walang surprise attack na manggagaling dito kay Venus. Habang si Wise naman, Super Mario. Tinan mo naman kung paano bumabakso si Super Mario. Ay, nako! Sakit! Sakit! Nako! Mapapipilitang umuwi si Yue. Aray. Bawas din si Omay Venus kanina. So another uncontested Lord para sa Bren Esports. Akala natin magkakaroon ng clash doon mismo sa Lord Pit. Pero sadly, napoke yung mga members ng Blacklist International na nais sanang sumilip man lang. Gusto lang nila ng vision eh. Pero hindi sila pinagbigyan ng Bren. Yep. Yeah. Napakaganda rin ang ginawa ng Blacklist doon. Actually, kung i-comment natin, napababa nila yung 9K into 3K. Pero dahil doon sa Lord, lumobo na naman ang kalamangan nila. At ngayon, level 3 or third Lord na ng ating game. At kung papansinin natin, yung pag-flow nila ng minions or pag-flow nila ng minions dito, kumbaga, hinahantay nila na magsabay-sabay. Ang ganda nung ginawa doon ng Bren nga lang. Kasi nung nakita nila agad si Omay Venus na first na yung Flicker. At sobrang laking ng kawalan sa Blacklist International na wala silang Flicker noong time na yun. Aha. Sa kanilang main defensive hero, which is Omay Venus. Oops. Ngayon si Kyle TZ ay umaabante. Wise, mapipilitan muna mag-flowing blood palayo. Andun na yung Lord and this time papasok na ang Bren. Si Edward naman dito na is talaga mag-zone out doon sa may madalikuran pero mukhang magiging successful ang Bren Esports dahil nagbe-base lock na sila. Nais na nilang tapusin to dito kaagad and game 1 ay mapupunta sa Hive. Game number 1. Kakaibang performance ang ipinakita ng Bren Esports. Nakita natin yung adjustments with the heroes, the 4th and 5th pick, Arlott and the Julian. Sobrang napagana nila. Dun sa huling engagement, nakita natin kung paano nga ba gamitin talaga ang isang Arlott using the initiation, gamitin yung Flicker para ma-compress yung kanilang mga kalabad gamit yung final slash. Nakita din natin na yung Bren Esports disiplinado na nung huling engagement. Sabay-sabay nila silang gumawa at nakahanap sila ng tamang target. And that's the reason why they were able to close this game out. Nagsimula ng malakas ang Bren Esports. Nagtapos sila ng malakas. And I think ito na yata yung game na mapuprove natin. Nako, kailangan talaga iban yung 1-1. 1-1, hindi pwedeng lumusot. The moment na nakita nating na-pick siya, alam na natin yung advantage when it comes to the game itself. Pero ang nakaagulat dito, yung Julian if you, nagbabalik. Saktong-sakto yung mga pasok niya, even yung zone. Mapapansin nga natin, siya yung parang tahimik sa game, pero alam mo yung nadadala niya, yung damage niya, laki niya nababawasan. Lalo-lalo na si Yue, parang man-to-man defense yung ginagawa niya. Yeah, medyo alalahanin din kasi yun sa mga backliners na meron ang Blacklist International. Kasi yung knock-up mula doon sa Enhance the Chain, di ba? Pero grabe yung naging performance na yon mula sa Bren Esports. Pero mas maraming masasabi dyan si Wolf para sa ating analysis. Isang bagay na talaga masabi na dito is yung draft choices ng Bren Esports. Hindi man nila totally na-outdraft yung Blacklist International. Meron silang clear advantage. At isa sa napakagandang move para sa akin, bukod sa pag-pick up nila ng 1-1 as their first pick, is yung pag-knockout agad nila dun sa Lolita na second pick binigay kay Ogwen. Isang Ogwen special at alam natin na kukontra talaga dapat dun sa 1-1 pick na meron ng Bren Esports. Tapos, sinara nila yung draft gamit yung Arlott at yung Julian, dalawang heroes na may AoE control para naman gulo talaga yung tempo ng Blacklist International. Para madisarap ang ubek, sinabi natin sa Keys to Victory na gamitin yung mga setup heroes para kay Ogwe, pero this time, nag-double down or triple down ng Bren Esports. In fact, gamit ang Arlott at ang Julian para sunod-sunod yung kanilang AoE knock-ups against Blacklist International na walang choice na kumuha ng Diggy or Faramis para tulungan yung kanilang box na mabuo all the time. And Bren Esports, hindi lang naman yun yung kanilang ginawa. Look at the items. Apat sa kanila ang may Radiant Armor. In fact, kahit si Super Marco, pumili na rin ng kanyang Radiant Armor para lang talaga meron siyang defensive item together with the Athena Shield. Meaning to say, alam na niya, after 4 items, hindi ko na kailangan ng more damage pa.
nabigyan siya dun sa may bottom lane at na-pick off ng Blacklist International. Pero dahil dun sa lesson na nalaman niya dun sa may bottom lane, kumuha na rin siya ng defensive items niya so that he'll be able to dish out the damage kahit pa bigyan siya ng Blacklist International ng tuloy-tuloy. So the other stats, sa pinakamayaman dito, Super Marco, nakita natin dun sa may bottom lane nakakuha ng kill ang Blacklist International after nilang mabawasan, ang Brand Esports, I mean, after nilang mabawasan sa may top lane. Tapos nakakuha sila ng push, nakakuha ng magandang teamfight dun sa may gitna gamit yung initiation ni Ogwin at nandun si Super Marco sa dalawang engagements na yun. Additionally, nakapag-push agad sila. Kaya naman sobrang taas ng GPM dito ni Super Marco ay dahil inikutan siya ng tama ng Brand Esports at ginamit ng todo-todo. Ilan pa sa mga notable pickups dito, syempre yung mga ginagawa ni Few, ginagawa ni Kyle Tizzy. Isang bagay na palaging present sa MVP. At ang napapansin ko lang dito kay Ogwe na may Biggie Fate, eh, parang nagko-cosplay din yung deaths niya every time na pumunta siya sa MVP. Laging zero. And even yung MPL Season 10 performance ni Ogwe, may kita natin naging MVP siya in those specific moments. And let's look at his hit map dito on the bottom lane. Huwag kayong malito, hindi, sa perspective siguro ninyo ngayon, explain nyo na sa bottom lane, pero dyan nagsimula din naman yung gold lane. So in the first 10 minutes, alam mo na kung saan siya umikot. Pinoprotektahan nila yung turtle in the first few instances, sabay ikot dun sa may bottom lane. At hindi naman niya talaga tinambayan yung bottom lane, pero tinambayan niya yung mga entryways. Katulad nung bush, yung L bush na dun sa gitna ng lizard, pati na rin yung crab, at pati na rin yung parang long bush dito sa may bottom lane, kung saan pwede ka talaga mag-set up. So itong mga bushes na to, hinawakan ni Ogwen para makatulong dun sa kanilang gold laner. At ito rin yung malaking reason kung bakit eventually naging sobrang yaman ng kanilang gold laner. Let's look at some of the highlights. 91% kill participation from Ogwen himself. Napagandang pagkuha nun sa second turtle, and this is the first blood. Mike Tatten, Flaptizzy overextending once again at ma-outplay ng isang Joy. Pero ang kapalit niyan, super red naman yung bibigyan. Kyle Tizzy and Few, ang daming nakakaps talaga. Isang base ka lang mapatalon, sure na mayroon ng kasunod. And like we said, sobrang daming crowd control ng Brand Esports na pwede nilang i-chain together para hindi talaga makilos. And dahil walang purify or cleanse mechanic itong Blacklist International through Diggy or whatsoever, hindi nila naprotektahan yung kanilang bubble or kanilang box. Eventually, tatry nila i-punish si Flaptizzy. Sa moment na to, 7 minutes in, merong casual defensive items si Flaptizzy, pero meron siyang buong Radiant Armor. Kaya naman hindi siya masyadong nasaktan dun sa damage output ni Wise na sobrang magic base, at dahil tick base siya, sobrang lupit. Nakita natin yung stolen na final slash mula kay Uwe. Eventually, si Edward mahanap doon si Super Marco with a very great pick-off, at maganda na sanang recovery para sa Blacklist International. Unfortunately, ang mangyayari after nito ay yung Lord Fight na ma-force yung flicker ni Oh My Venus. And look at that final slash ulit mula doon kay Flaptizzy. This time, after niyang magkaroon ng final slash, may nakahanda agad na knock-up mula doon sa enhanced na chains mula doon sa ating Julian. And eventually, yun na. Nadire-diretso nila dahil sa sobrang taas ng crowd control mula sa side ng Brand Esports. Let's look at the keys to victory. Ano ba yung mga na-checkan dito? Merong mga scary dito, like overextending explainers na na-punish na maraming beses ng ating Blacklist International squad. Unfortunately, kinapos doon dahil ang talagang na nagtuloy-tuloy dito is yung second, yung secure ng center para kay Ogwen. At hindi lang yan, meron kasi siyang follow-up. So sabihin na nating merong Numinum Blast dito na center para kay Ogwen. Pero meron din kasing mauuna. Merong Fredrin na pwedeng mauna with the knock-ups. Tapos pwede mong i-mix and match yung Julian tsaka yung Arlott sabay dun sa Numinum Blast. So ang daming choices dito for Brand Esports to actually start the fight. Yeah.